Hi! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano pumayat kahit walang exercise. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga videos ko. Vlogger ang putik. Sino nga ba ang ayaw pumayat o mabawasan ng timbang? Di ba wala? Lahat ng ideas na i-share ko dito is based on my own and personal experience. Ang method na ginagawa ko ay intermittent fasting. Alam ko na hindi na bago sa inyo yan. Siguro narinig nyo na rin yan. I've been doing intermittent fasting for the past 3 months at nakita ko talaga ang result na nabawasan ako ng timbang from January, last 3 months ago, 64 kilograms ako. At last ko na nagtimbang a week ago, 52 na lang ako. So, 12 kilograms ang nabawas ko sa 3 buwan. Ang sinusunod ko is yung 16x8 intermittent fasting. In 16 hours, magpa-fasting ako. 8 hours yung eating window ko. Ibigyan ko kayo ng 2 tips para maging effective ang pag-fasting nyo. First tip is calorie deficit. Pag nag 10 a.m., yun na yung time na pwede ka nang mag-start kumain hanggang 6 p.m. Pero hindi ibig sabihin nakakain ka ng sobrang dami na parang pangkargador na buffet na parang laging may birthday, di ba? Huwag ganun. Kasi kung gusto natin makita agad yung result, kailangan natin maging... Kailangan sa 8 hours na yun, maging aware ka pa rin sa kinakain mo. Low carbs, less sugar, and it should be healthy. Mga fruit, itlog. Since ako, ako hindi na ako nag-rice for 3 months. So, ulam lang, at saka nagpo-fruits ako. Pero, 2 beses or 3 beses lang, kumakain ako ng dinner before 6 p.m. Kasi after 6 p.m, hindi na ako kakain. Hanggang kinabukasan ng 10 a.m. So, kung bibilagin natin yan, 6 p.m. hanggang 10 a.m. kinabukasan, 16 hours yon. Fasting, kasama na dun yung pagtulog mo, which is good. Kasi hindi mo na mararamdaman, hindi ka na mag-midnight snack, hindi na kasama yon, bawal na yon. Pero kung makaramdam ka man ng gutom, allowed kang uminom ng water. We need to drink a lot of water to stay hydrated. Kailangan ng katawan natin yan. Next is black coffee. Walang sugar, walang cream. Next is tea. Ang arte ng pagkakasabi. Wala na. Gising na, tia. Come here na, come here. Meron din siguro dito sa inyo na nahihirapang matulog pag gabi at minsan napapanood ng mga mukbang. Mga mukbang sa YouTube. Yun, ang dami nilang, sarap nilang kumain. Minsan nagkakaroon ka ng idea na sarap nito, ganun. Lagi niyong tatandaan, guys, na hindi ka gutom, nagtatakaw ka lang. You have to be careful or watch out the... Ang English dito. Kasi once na naging aware ka na sa mga kinakain mo, hindi mo na namamalayan na nagagawa mo na siya ng halos araw-araw na hindi mo na kailangang i-remind yung sarili mo na oops, bawal to. Ito, bawal yan. Ikaw na mismo magsasabi sa sarili mo na ito yung gusto kong kainin, gusto kong kumain ng isda, gusto kumain ng gulay, gusto kumain ng itlog, ayoko ng kanin. Yung mga ganong bagay, pag nakasanayan mo talaga, parang wala na lang sa'yo. At huwag kang mawawala ng pag-asa at madidistract, lalo na kung may mga taong nagsabi sa'yo na nagda-diet ka, bakit hindi ka nang papayat, nataba mo pa rin, ganun. Hayaan mo lang sila. Kasi hindi naman sila yung nakakaramdam ng changes sa katawan natin. Kasi ako, nung nagsimula ako, mga first 2 or 3 weeks, nararamdaman ko talaga siya na parang hindi na bloated yung tiyan ko, nararamdaman ko na parang gumagaan ako, parang yung paggalaw ko hindi na ganun ka bigat. Yun din yung sabi sa akin ng friend ko na nagturo sa akin nitong intermittent fasting. Hi Gab, thank you so much. Ang second tip ko ay ang pinaka-importante sa lahat. Commitment, guys. Alam natin na mahirap mag-commit sa isang bagay. Parang relasyon lang yan. Kasi once na mag-commit ka sa isang tao, kailangan panindigan mo. Hindi mo siya pwedeng saktan, iwan mo lang dahil ayaw mo na. Hindi pwedeng, walang ganun. Thank you.
once na mag-commit tayo sa isang bagay, kailangan nating panindigan. Gaya ng pagbabawas ng timbang, sarili mo na lang yung kalaban mo niyan. Kasi kung hindi ka 100% decided or sure na gusto mo talaga magpapayat, walang mangyayari sa'yo. Kung susubukan mo lang ng 1, 2, 3 days, tapos magsistop ka, ang mangyayari, mas lalo kang tataba. Why? Kasi kung nag-intermittent fasting ka lang for 3 days, at after nyan, isistop mo na, mas lalo kang magsistarve. Kakain ka ng marami, so lalaki ka, which is not a good idea. So, kailangan, once na nakapag-decide ka na gusto mo na talagang magbawas ng timbang, kailangan mo maging committed sa isang bagay. Kailangan mo maging committed sa pagpapapayat. Ituloy-tuloy mo hanggang sa nakakakita ka ng changes at hindi mo na lang namamalaya na, wow, nababawasan na ako ng timbang, yung self-confidence ko bumabalik na ulit. At feeling mo maganda ka na, feeling mo sexy ka na, at nagiging healthy ka na, yun ang pinaka-importante sa lahat, yan ang kailangan natin. Yun ang mga bagay na ginagawa ko for the past 3 months. So kung makikita nyo tong picture na to, last December, compared dito, ngayong April 2020, makikita mo na sobrang laki ng changes. I'm so happy and proud of myself. Though hindi pa talaga to yung weight na desired ko, kasi gusto ko pang mawala talaga, na hindi na maging visible yung bilbil at saka yung braso ko. Kaya tinutuloy-tuloy ko pa rin, na parang sa akin normal na lang yung mga ganong routine, hanggang sa makikita mo na lang talaga yung effect na payat ka na at naging ano ka na rin, feeling healthy ka na rin. And yun lang guys sa mga bagay na ginagawa ko kung paano ako pumayat kahit hindi ako nag-exercise. Kung feeling niya nakatulong itong video na to para ma-inspire kayo at magsimulang magpapayat, gayahin niyo lang tong method na in-explain ko sa inyo. At don't forget to hit like and subscribe for more videos. Thank you for watching.